Usapan, baas ng usapan. Hindi, ayun. Huwag natin sama. Joke lang. In a relationship lang yan. Official, as in official relationship. Pero hindi pa married. So, dun sa first column, ang priority natin, syempre, si God, parents, study, ministry, and others. So, for example, sa umaga, may utos si mama. Tapos yung utos niya, huwag yun. Huwag. Ay, nasa na po? Na-realize ko. Ayan, guys. Basta next, ano na, next column na. Hindi, basta yan. Basta yung prioritize yung God. Yung God, yung parents, yung study, ministry, and others. Basta ang priority nyo dapat, after God and parents, yung studies nyo. So, hindi nyo priority ang boyfriend, girlfriend. So, mga nag-aaral pa to, ah. Kailangan maging goal-driven tayo at i-prioritize natin yung pag-aaral natin. Alright? Yes. So, sa next column na tayo, sa mga in a relationship, sino yung mga in a relationship dito? Wala nga amin kasi mamaya kakausap eh. Hindi, ayun. So, sa mga officially na sila na, ayun, unang-una God, syempre lagi nating priority si Lord. Obviously, kasi para maging ano tayo, maging nasa tamang path tayo. God, parents, girl or boyfriend, work, ministry. So, nakakagulat na mas priority pa na dapat ang girl or boyfriend kaysa sa work. In a good way, ah. In a balanced way. Why? Kasi merong mga, usually, no, mga relationship ay nag-fail dahil sa work. Tama ba? Tama ba? Kunwari, hindi naiintindihan. Yun! Exactly. Walang time. Puro OT. Sino yung boyfriend mo? Hindi, joke lang. Ayun. So, kailangan balance yung time natin na hindi lang basta work yung focus natin na halos, ano, double shift ka na, 12 hours na yung shift mo na binuno para lang makapag-OT. Tapos, hindi ka man lang makapag-good morning sa girlfriend mo, sa boyfriend mo. Hindi ka man lang makapag-update. Nandito na ako. Tsaka nandito pa din ako. Ayun. So, syempre, last yung ministry natin. Ministry, by the way, sa mga nakakalam, is involvement sa church. Ayun. Next slide po. 2 years. Ayun. Yung priorities natin kanina, alalahanin natin and i-gawin natin in order. Kasi once na naging couple na tayo or nag-asawa na tayo, ito na yung magiging priorities nyo. So, unang-una pa rin si Lord, spouse, your husband or wife, children, work, at saka ministry. So, ito na, totoo na to guys. For example, umaga. Ito na. Umaga. Yung children nag-aayang maglaro. Kasi gusto daw niya ng kalaro. Pero, si husband or wife, gutom na. Eh kasi hindi ka pa nagde-devotion. Tapos yung work mo tumatawag. I mean yung boss mo tumatawag, pinaparliin ka. So paano na? Paano natin isi-settle yung priorities? What do you think, guys? Tulog. Paano? Tulog. Ang helpful, Kuya Jess. Very helpful. Hindi ano, thoughts, guys. Meron nagsabi, uunahin daw yung gutom ng asawa. Okay, sino pa? Girls, thoughts? Sasagutin yung call? Wag sasagutin yung call ni boss. Be silent. Mag-devotion tayo. Devotion. Okay, devotion. May nagsabi, devotion muna. Para maging maayos yung position. Okay. Ikaw, say. Maaga magising, magluto ng maaga. Yon, wala na, nasabi niya yung sagot. Clearly said. Ay, grabe, multitasking. Totoo yun. Hindi. Ayun, exactly yun yung point. Para magawa natin
natin yung priorities natin, dapat magkaroon tayo ng time management. Very good, guys. Ayun. Yung kailangan natin ng time management para maayos natin yung priorities natin. So ngayon, informed na tayo, alam na natin. Ha? Guys? Ayun. For future husbands and wives, what is? Okay, next slide po. Ayun. Lastly, to help. So bilang nasa Pilipinas tayo, ang culture natin sa Pilipinas, syempre, masyado tayo family-oriented, di ba? So masyado natin hinihelp yung parents natin, yung obligation natin, pero biblically, hindi siya necessary. Kumbaga, hindi compulsory, hindi mandatory na kailangan magbigay ka, kailangan ganito, ganyan, kailangan ganyan. So hindi yun ganun. Pero kung iisipin mabuti, tulad na lagi sinasabi ng parents natin, siyam na buwan kitang dinala. Siyam na buwan kitang dinala sa sinapupunan ko. Tapos kwentahin mo lahat ng gatas, tuition fee, diapers na binigay ko sa'yo. So huwag na natin tayong magsumbat ang parents natin. So ayun, kung nasa bahay ka pa, as long as nasa poder ka ng parents mo, nasa bahay nyo kayo, you have to help your family. So syempre, yun muna yung priority nyo. Financially, unang-una. Tsaka, syempre, hindi porket adults na tayo, hindi na tayo maghuhugas ng pinggan. Walang exemption talaga yung paghuhugas ng pinggan, guys. So, ayun. Next slide po. So, ayun. Bilang natutunan na natin maging maayos na children, isipin naman natin ngayon kung paano tayo magiging mabuting parents in the future. Next slide po. Wait lang. Pabalik po. Ayun. So itong 5 na to, last na to, to teach, to model, to train, to admonish, and to discipline. Kasi di ba ngayon, marami tayong hinanakit sa parents natin, right? Marami tayong iniisip, sana ganito, sana ganyan, bakit ganito mama, bakit ganyan papa, bakit ka ganyan? Ayun. So may mga issues tayo sa family natin na hindi natin ma-solve. And siguro mag-start talaga yon by being a good children. Diba? Kung maayos ka na children, good children ka, in the future, you will be an effective and good parent. Diba? Ayun. Siyempre, dahil pag-uusapan natin yun yung parents, kasi Ate Rox, paano po nung love is spelled? Yung bukod na image po. Ayun. Basahin natin, guys. Love is spelled T-I-M-E. Okay. Love is spelled time. So pag-usapan muna natin yung love dito. Kasi before ka maging parent, kailangan mo ng partner. Right? Hindi tayo magiging partner, hindi tayo magiging husband or wife kung wala tayong kasama sa buhay. So ayun, sabi ng mentor natin, be a lover before a leader. So kailangan natin maging lover muna, kailangan, alam, bilang lalaki, kailangan natin maging knight in shining armor. Kailangan yung maging knight in shining armor sa mga girls. Ayun, and girls, kailangan nyo naman na matutunan na maging ilaw talaga ng tahanan. So yung mga hindi pa marunong magluto, ganun. Mag-aral na. Ay, hindi naman. So parang fairy tale lang, guys. Do you believe in fairy tales? So, kung may king, you have to have your queen. Right? And you will protect your queen no matter what. Diba? Yes. And you will... Wow. And you will fight both for your relationship. Ayun. Kailangan, love and si Lord yung maging pundasyon natin. So, ayun. Moving on. Sa next slide po natin. Ayan. Number one, to teach. So, bilang parent, ito yung pinaka unang makakontribute natin sa children natin kasi we have to teach them the right things. Kasi doon nagsisimula yung doon nagsisimula lahat, best or worst moments nila
sa journey nila sa life, di ba? Kasi doon na sila magsisimula. Okay, next slide po. To model. Ayun. Una, to teach by example. Kasi nga, parents are the first teachers. So, dapat kung ano yung tinuturo natin sa children natin, yun tayo mismo. Next slide po. To train. So, kasama doon na dadali natin sila sa LRT station. Medyo ko na. Parang nabibili na ako yung tamawa. Guys, wala ko sinasabing hindi funny. Okay, tingilan yan. Hindi, ayun. To train. Kasi syempre, kailangan, sino ibang mag-train? Napanood yung ba yung movie na? Train to Busan. To Busan. Nakita niyo ba kung paano tinrain yung mga bata doon? At a very young age. Diba? Saan? Diba kasi yun? Ayun na, naglalabasan na yung mga jowa dito. Hindi. Hindi, totoo na. Seryoso na. Seryoso na. Diba? Dun sa Sparta na movie, I don't know the title. Ano bang title? 300 yun. Kailangan mo. Hoy guys, nakita nyo ba kung paano i-train yung mga bata doon? At a very young age. Yun, talagang ano, intense na. Hindi, so yun, kailangan natin silang i-train. Hindi physically, pero kailangan natin silang ihanda kasi ang mundo ay cruel. The world is cruel. Kaya kailangan natin silang i-prepare. Protect and love. Next slide po. Admonition. To counsel. Kasi di ba yung admonition parang pagsasabihan mo sila. Pero in a good way pa rin. To counsel. Friendly advice and gentle correction. Kasi usually ng generation ngayon, rebelde na. Napapansin nyo guys, kapag pinagalitan mo yung bata, dati, parang matututo pa yan eh. Parang magsistep back siya, sabi niya, ay sorry po. Pero ngayon, the more na pinapalo yung bata, the more... Ha? Oo. Yun, nagpo-post, naglalabas ng salawin sa social media. So, iba na talaga yung generation ngayon. In a good way, para i-handle yung generation ngayon is through gentle correction. Next slide po. Ayun, and discipline. So, yung discipline na yun, kailangan, ano, balance pa rin. Hindi naman sinabing bugbugan kayo, ganun. Wrestling kayo, suntukan. Hindi physically na nagiging abuse na. So, ayun. Kailangan, meron pa rin correct way ng discipline. Yung chasten, to instruct, rebuke, to verbally reprove. Kung may mga kailangan kayong sabihin, kailangan nilang malaman, kailangan nilang ma-open yung sarili nila na anak, hindi pwede yung ganito, ganyan, hindi pwede na lagi kang masusunod, hindi pwede na ganito, ganyan. Lastly, scourges, loving, basta papaluin. Hindi, loving, hindi ka mabasa. Loving, spanking, willful, disobedient, rebellious. Ayun, thank you sa pagbabasa guys, kinuha ko lang yung attention. Ako. Hindi, ayun. Kaya yun yung pagpapalo sa ano, sa mga anak nila. So, biblical to, kasi maraming against sa decision ni Duterte na hindi i-approve yung bill para hindi pwedeng paluin. So, yung gusto mangyari nung mga ibang senador, hindi nila, kumbaga, papaluin yung bata. Eh, hindi papaluin yung bata. Hindi okay na, sabi nila, hindi to effective na discipline yun. Pero biblical yun na kailangan pa rin nilang masaktan, kailangan nilang pagdaanan yun, and kailangan nilang matuto. Meron pa ba bang slide? Sa likod meron. Sa likod meron. Wala na. Hindi, wala na. Ayun. So, yun nga, kailangan nating i-wrap up yung buong napag-usapan natin. So, ayun nga, you have to fight for your love and your relationship bilang parents. Ayun, kailangan talaga na sa isang family kasi hindi pwedeng walang issue, right?
meron talagang issue. Pero when you fight against the problem and not with your with the other family members, halimbawa yung papa mo, ano, hindi siya okay talaga. Hindi mo siya nakita sa good father image. Kumbaga, ang dami niyang kalokohan sa buhay. Pero, hindi yun mahalaga. Ang mahalaga, you fight for your family. Yes. Kasi someday, magiging ano ka din eh, parents ka din. Di ba yung mga parents natin, laging ang drama nila, sige, magiging ina ka din. Magiging ama ka din. Maiintindihan mo. Ayun. Mga linyahan gano'n, mararamdaman mo rin yung mga ginagawa mo sa akin ngayon. Yan. Naririnig niyo, di ba? Kasi totoo. Yung mga... totoo naman eh. Yun, yung mga ginagawa mo sa akin ngayon, yan. Sana lang hindi ka karmahin. May mga ganun-ganun meron sa atin. Sana lang hindi mo maranasan sa magiging anak mo yan. Pero ayun, kailangan natin i-respect, love, yun lang talaga, love and spend time with our family. Kung hindi sila gumagawa ng way para to win the fight for your family, ikaw yung mag-stand. Ikaw yung ipaglaban mo yung buong family mo na mas maging strong and buo kayo para kay Lord. Tama. Yes. Tama. Kasi after all, after everything, kahit gano'ng kagulo ang mundo, your family will always be your home. Oo. So, kailangan talaga natin ng complete and whole family para ma-build din for the Philippines. Ayun. Iboto niyo po ako. Ayan. Okay lang po tayo? Yes. May mga first-timers po ba? Bukod sa kanila.